Sabi ko nga sa inyo, para itong bus topology, meron din siyang broadcast domain. Meaning to say, if again, one device transmits, all other devices will get the information, but only the intended recipient will accept the data because the data is addressed to that recipient. Alright? So again, this is one broadcast domain. At tandaan po natin yan, ha? Now, also, kamuka ng bus topology, meron din siyang tinatawag na collision domain. Nakita natin kanina na si 1 at saka si 3 ay nagkasabay. Markahan nga natin ulit ito. Kanina pa ako nagmamarka. 1, 2, 3, and 4. Now, this time, 1 and 3 nagkasabay na nag-transmit. So, ano nangyari? Nagkaroon ng collision with the hub. Inside the hub, there will be a collision whenever there is simultaneous transmission of information. Just like what happened here. PC1 and PC3. Ulitin natin, ha, para masaya. Makita nyo ulit yung animation. Let us say PC1 and PC3 sabay na nag-transmit. What will happen? There will be collision. And ano tong orange arrows na to? This is actually a notification to all devices that there is collision. At since nagkaroon ng collision, what will happen to the data? The data will be destroyed. Masisira yung data ni 1 at saka ni 3. Pagkatapos, itong hub na to will be notifying all devices na nagkaroon tayo ng collision. So all devices that are transmitting will again stop their transmission. Okay? At maghihintay ulit sila ng random amount of time para mag-retransmit. Okay, yun yung characteristic ni hub, just like in bus topology. Alright? Now, what is with the collision? No? Bakit importante yung collision? By the way, this is known as, again, a collision domain. Katulad doon sa bus topology natin. Ang bus topology natin has broadcast domain and collision domain. Pagdating natin dito sa star topology, using a hub, there's also a broadcast domain and a collision domain. So what is so important about the collision domain or the collision itself? Ganito kasi yan, eh, no? Kapag yung data natin, sabi natin kanina, ay nagkasabay ng transmission, what will happen to the data? It will be destroyed. Okay? And then, ang mangyari, ino-notify niya lahat ng devices that, hey, there is a collision. So, stop your transmission. Whatever you're doing, if you are transmitting, please stop your transmission. So, every device will stop their transmission. So, what's the big issue? The big issue here is, kapag marami yung mga devices na nakakonect. For example, if I have here another device, no? O damihan natin yung device natin. So, say for example, I have 4 more devices. Okay? Kapag marami tayong device in only one collision domain, isa lang yung collision domain natin, tama? And we have 8 devices. Okay? Pag dumadami yung devices mo na nakakonect sa hub, there is a big possibility that there will always be collision, correct? Ibig sabihin, maraming pwedeng or pwede talagang magkaroon parate ng collision. At pag nagkakaroon ng collision parate, ano mangyari? Yung mga devices mo parating hihinto ng transmission. At kapag huminto sila ng transmission, what will happen? Yung network mo babagal. Okay, so that is an issue with collision. Ibig sabihin, kung mas maganda nga, wala tayong collision, mas okay yon. Bakit? Kasi pag wala kang collision, walang notification that there's collision, therefore, hindi hihinto yung network mo. Kung hindi humihinto ang network mo, hindi siya babagal. Alright? So, yun ang problema kapag marami kang collision doon sa device natin. Okay? So, again, ang bus topology using coax, meron siyang collision domain, meron siyang broadcast domain. And whenever you use hubs, meron siyang collision domain, meron din siyang broadcast domain. Alright? Ngayon, meron na lang isa akong hindi pa na ipapakilala sa inyo na device.
Itong hub na to is actually already obsolete. Alright.